God, please protect her. I will do anything. Please heal her again. Give her back to me. You promised. Updates. Yan ang mga katagang binitawan ni Andrew Shimmer para sa asawang isinugod muli ng ospital. Ito'y matapos nga niyang madiskobre ang nangyari sa asawa ng makaraan na naging dahilan ng muling paglala ng kondisyon nito, isang linggo lang ang nakararaan matapos ma-discharge sa ospital. Ang paniniwala ng pamilya ni na Andrew ay dahil umano ito sa kapabayaan ng isang nutritionist na hindi niya pinangalanan. Ibinalita ni Andrew sa pamamagitan ng isang video na ipinost niya sa Facebook na muli niyang isinugod sa ospital at inilagay sa ICU ang asawa dahil biglang tumaas ang lagnat nito. Muli, humiling si Andrew sa mga netizens na ipagdasal ang asawa at ang tuluyang pagaling nito na dapat daw sana'y nasa recovery stage na. Wala pang inilalabas na official statement ang tinutukoy na nutritionist ni Andrew. Bukas naman ang publiko sa panig ng lahat ng taong involved sa isyong ito. Kung matatandaan nga, na-confine sa ICU ng St. Luke's Medical Center sa BGC Taguig, si Joe matapos makaranas ng matinding asthma attack na nagresulta sa atake sa puso at brain hypoxia. Dahil nga dito nang hingi ng tulong ng pinansyal si Andrew upang makalikom ng panggastos sa pangpapagamot ng asawa. Umabot din ng milyon-milyon ang kanilang naging hospital bills. Ilang mga komento naman ang dumagsa ng mga taong gustong magpaabot ng kanilang panalangin at pagsuporta sa misis ni Andrew Shimmer. Narito nga ang ilan. Lord God, di ko man po sila kilala, hinihiling ko po na ikaw ang the great healer in this world na nagpapagaling sa lahat ng may malalang karamdaman in Jesus' name. God, please heal and send Holy Spirit to touch her. God, please, you're so good all the time, sending prayers and thoughts to your family. We will pray Pops John Andrew Shimmer for the healing of your beloved wife. God is our great healer and nothing is impossible to God. By the power of God, your wife is now healed. In Jesus' name, we pray, Amen. God touch her with your powerful hands to completely heal her so that she can embrace her children and loving husband again. In Jesus' name, Amen. Ako rin po ay may sakit pero lumalaban. Alam ko po na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kapit lang po at humingi ng tawad sa Kanya. Ialay at ipaubaya ang lahat sa Panginoon dahil Siya ang may hawak at nakakabatid ng ating buhay.